We love you, Tatay Digong. Department of Public Works and Highways na mataas sa project accomplishments sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ano ba ang ilan sa mga mahalagang proyektong infrastruktura at ano ang epekto nito sa mamamayan at bansa? Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. Hello, good afternoon everyone! Mga Duterte dyan, kamusta na kayo? Sana tatakbo si Inday Sara bilang presidente at saka si Tatay Digong bilang vice president. Few years the golden age of infrastructure in the Philippines to enhance our mobility and connectivity and thereby spur development the growth on equitable in the country. In other words, we are going to build and build. I love you, Tatay Digong. Good afternoon mga ka-DDS dyan, July 24, 2021. Ito po yung sinasabi ng mga Dilawan, walang nagawa si Tatay Digong. Ito po, tingnan nyo po mga Dilawan, mga siraulo kayo. Para sa nasa 200 flagship projects o mga pangunahing proyekto na kinabibilangan ng mga daan, paliparan, pantalan, tulay at iba pa. Bagaman naaprubahan at naumpisahan na ang ibang proyekto sa ilalim ng mga nakaraang administrasyon, ilan sa mga ito ay natapos sa panahon ni Pangulong Duterte. Ngunit mayroon din naman na pinasimulan at sisikap-tapusin sa loob ng kanyang panunungkulan. Kabilang sa mga ito ay ang evacuation centers at kamakailan lang ay ang mga ipinatayong quarantine at isolation facilities nang tumama ang COVID-19 pandemic sa bansa. Isa sa pinakamahalagang proyekto na pinakikinabangan na ngayon ay ang Metro Manila Skyway o ang Skyway 3 na nagdurugtong sa North at South Luzon Expressways. And we're on track, sir, para sa goal natin na ibalik ang EDSA sa original capacity. Already 70,000 cars a day are passing through Skyway Stage 3. In Skyway connecting SLEX to NLEX, nasubukan ko na yun. Ang laki ng tulong. So, it's just to, yung completion noon, yung pagbubukas noon, was a big help. Ilan pa sa mga infrastructure projects na naglalayong mapagaan ang trapiko sa EDSA, ang Estrella Pantalon Bridge na kumukonekta sa mga lungsod ng Makati at Mandaluyong, pati na ang BGC Ortigas Bridge na nagdudugtong naman sa Bonifacio Global City at Ortigas Center. Samantala, ilang malalaking railway projects sa Metro Manila at karating lugar ang naging progresibo rin sa ilalim ng BBB program. Isa na rito ang Metro Rail Transit Line 7 na may 14 na istasyon na magmumula sa Quezon City patungo sa San Jose del Monte City sa Bulacan. Umusad na rin ang konstruksyon ng Light Rail Transit o LRT1 Cavite Extension Project noong 2019. Itong Hulyo lang ay natapos at nagsimula ng operasyon ng LRT2 East Extension kung saan napalawig ang linya ng tren hanggang sa mga lungsod ng Marikina at Antipolo sa Rizal Province. Nagsimula na rin ang Metro Manila Subway na tinaguri ang Project of the Century na kokonekta sa Ninoy Aquino International Airport at Valenzuela City na dadaan sa ilang lungsod sa Kalakhang, Maynila. Inaasahan ang partial operability nito sa katapusan ng taong 2022 na susundan ng Manila-Clark Railway Project kung saan inaasahang makapagsisilbi na ito sa publiko para sa biyaheng tutuban malolos sa taong 2023. That the Philippines built in relation to the Department of Transportation is not all about addressing infrastructure. It goes beyond that in hoping to make the Filipino life convenient and comfortable. Malapit na ho yung oras namin sa termino ng ating Pangulong Presidente, Mayor Rodrigo Roa Duterte. Ahabol lahat, ahabol ko kami ng gawain. Pakiusap. Bigyan nyo kami ng iwala. Pabaunan nyo kami ng dasal. Pag kami nagsaksin, kayo din ho ay magiging happy. Kasama pa sa mga proyekto na naglalayong maiayos ang traffic congestion sa EDSA ay ang Paranaque Integrated Terminal Exchange at ang EDSA Busway. Ilang domestic at international airport din ang naisaayos at binuksan sa ilalim ng Administrasyong Duterte.
Una na rito ang upgrading ng Ninoy Aquino International Airport na mula sa pagiging worst airport ngayon ay kabilang na sa 10 most improved airports. Nariyan din ang Bohol-Panglao International Airport, Bicol International Airport, Mactan Cebu Airport, at ang modernong Clark International Airport Terminal 2 na tampok ang mga state-of-the-art features at koneksyon nito sa Train Express na makapaghahatid ng mga pasahero sa Metro Manila sa loob lang ng halos isang oras. Good job, Tatay Nigong! We love you! Reflects the administration's unyielding commitment to improve the quality of life of every person. I salute you, Tatay Nigong! By providing big ticket infrastructure projects such as this that will improve connectivity, mobility, create jobs, and disperse economic activity to the regions. Tatay Digong, takbo ka, Vice President, si Inday Sara, President, go, go, go! NLEX Harbor Link at Laguna Lake Highway. Natapos na rin wala tayong pakialam sa dilawan na yan, mga dilawan na yan, mga siraulo. Na nagdudugtong sa pagitan ng Tarlac at Cabanatuan City. Ilang bypass roads din ang naipatayo sa iba't ibang lugar gaya sa Plaza del Bulacan, Sariaya, Quezon, Batangas City at Sorsogon City. Habang sa Visayas at Mindanao, nakatakda na rin buksan ang 11-kilometer coastal road sa Northern Samar, bahagi ng Davao City Coastal Road at ang 1 bilyong pisong proyekto para sa rehabilitasyon ng Marawi City. Sa kabuuan, as of June 2021, ay nasa 20,000 proyektong pang-imprastruktura ang natapos na sa ilalim ng Build, Build, Build program. Umaabot sa mahigit kumulang 8 trilyong piso ang kabuuang pondong inilaan para sa mga ito. Libo-libo pang proyekto ang patuloy na isinasagawa sa tulong pangunahina ng Department of Public Works and Highways at Department of Transportation. Umaasa ang pamahalaan na may pagpapatuloy ang mga proyektong ito kahit sa ilalim ng ibang administrasyon. Hinihiling po namin kung sino man po ang magiging susunod na Pangulo at susunod na administrasyon. I think it is incumbent upon the next administration to not only continue but to even fast track all the good work that has been done. Sa kabila ng malaking hamon na kinaharap ng Administrasyong Duterte dahil sa pagtama ng pandemya, nagpatuloy ang mga proyektong ito. Sa pamamagitan ng Build, Build, Build program, hangad ng Duterte Administration na makapag-iwan ng Golden Age of Infrastructure sa pagtatapos ng kanyang termino sa susunod na taon. Asher Calapan Jr. para sa Pamana 2021. Inday Sara, takbo, President! Tatay Digong, Vice President! I love you, Tatay Digong. We love you so much. God bless you. Yan, mga dilawan, yan ba mga sinasabi niyo na walang nagawa sa Tatay Digong? Mga siraulo kayo.